Ito ay hango sa kwento at tunay na pangyayari ayon sa aking lolo. Isa siya sa mga matatandang nakahanap ng tirahan sa bayan ng Bulacan noon. Mapuno at wala pang maayos na kalsada, kuryente at linya ng tubig. Sa balon lamang kumukuha ng tubig sila lolo na ginagamit sa araw-araw. Ang balon noon ay may puno ng akasya na siyang naglililim sa balon dahil sa laki nito. Madaling araw pa lamang ay mahaba na agad ang pila sa balon. Kahit medilim ay pumipila na ang lolo ko sa balon para makaikip. Alas tres ng madaling araw, pagkakaalala ng lolo ko, ay dali-dali siyang bumangon para pumila at dala-dala niya ang mga putol na container na ginawang timba. Mahaba raw ang pila, ang tensya niya ay pangpito siya. Nakatayo lang daw ang mga tao sa harapan niya, habang ang isa ay nakayuko sa unahan sa may balon. Nagtataka siya kung bakit hindi gumagalaw ang pila at yung mga tao. Madilim kaya hindi naman niya maninag ang mga mukha nito. Kalahating oras daw ang lumipas ay hindi na siya nakapagpigil at lumapit siya sa balon kung saan nakadungaw ang isang lalaki. Lumapit siya at tinanong, "Ano bang problema? Wala na bang tubig?" Hindi sumagot ang lalaki, pero bigla itong tumayo at umatras na parang walang nangyari, kasabay ang iba pang nakapila. Kinuha nila ang dala nilang mga timba at naglakad papuntang puno ng akasya at doon pumasok. Nanigas ang lolo ko sa pagkakatayo habang pinapanood niyang pumapasok ang mga ito sa puno. Hindi siya nakagalaw at natulala sa nangyari nang biglang may tumapik sa likod niya at sinabing, "Manong, anong ginagawa niyo dyan? Bakit kayo nakatingin sa puno? Kanina pa ho kayo nakatulala dyan." Nagising sa ulirat si lolo nung matapos magsalitang lalaki. "Kanina lang ay inaaninagan ho kita na nakatayo dyan. Wala namang pila, saka maraming tubig ang balon. Hindi ba kayo natatakot? Alas tres pa lang po ng madaling araw." Dugtong na lalaki. Hindi na sumagot ang lolo ko at dali-dali itong kinuha ang mga timba at umalis. Ikinuwento niya ito kay lola. Ngunit tinawanan lamang siya. "Guni-guni mo lang yun, gawa ng inaanto ka pa," sagot ni lola. Mula noon, sa tuwing nag-iigip si lolo ay sinasamahan na siya ni lola. Pero nung dumating ang buwan ng Abril, panahon ng tag-araw at kakaunti lamang ay nilalabas ng tubig ng balon. Kaya naman, muling pumila ang lolo at lola ko nang mag-alas tres na madaling araw na sa balon. Mula sa malayo, ay naaaninagan nila ang mahabang pila sa balon. Wala silang magawa kung hindi pumila. Sa tagal nilang pumipila, ay nainip si lola at pumunta sa harapan. Tinanong niya ang mga nakapila pero hindi ito sumasagot. Hindi rin niya makita mukha. Bigla siyang tinawag ni lolo at napatingin si lolo. Agad naman itong lumapit kay lola. Nang makabalik si lolo kay lola, ay biglang kumilos sa mga nakapila. Sabay-sabay silang naglakad patungo sa puno ng akasya. Hindi na nakagalaw si lolo at lola habang pinapanood nila itong pumapasok sa puno. Nang matauhan si lolo, ay hinawakan niya agad si lola at hinatak palis. Pag-uwi sa bahay, agad sinabi ni lolo, "Ano, naniniwala ka na ba sa akin?" Hindi na nakasagot si lola. Mula noon, nagpapatanghali na sila mag-igib ng tubig. Kahit o kaya naman ay nagbabayad na lamang sila sa ibang upang
paigipan sila. Maraming kwento ang naririnig doon hanggang ngayon sa puno na yon. Kung minsan daw ay may nakikita silang ulo ng tao na lumalabas doon at malaking lalaking itim. Ang iba naman ay sinasabi na sa madaling araw ay may babaeng nakasuot na puti ang nakaupo sa tabi ng balon. Yan lamang po. Marami pong salamat sa inyo sa pakikinig sa ating kwento. Suportahan niyo po sana kami sa pamamagitan ng pag-click ng subscribe at notification bell para po lagi kayong updated sa mga bagong creepy stories. Salamat po!